So, kanakoy, almost here. Dalhes. Medyo maraming namimili. So, ang with lapit ang pira ay importante sa flavor. Nang natin ng cheese. Masyadong malaki pangatay ng maliit. Kailangan natin ng ham. Okay. Kailangan natin ng harina. So, kunin ko isang harina rito. Patatas. Ito ng patatas. Ito na lang siguro. Okay. Ang ating pinamili. So, kailangan natin magbayad sa ka. Ating ingredient ay potato, ham, muscat, flour, cheese, pepper and salt, and the endive, wheatloaf in Flemish, and butter. Of course, kailangan natin ng milk. Okay, so start. Here we go. And endive. Kailangan tanggalin natin yung dulo rito kasi matigas to, matagal maluto. So, kailangan iwain lang na ganyan. Iikot dito para makuha natin yung pinaka tinatag na puso. Yeah. So, ganyan. At ganyan kalalabasan niya. Okay? Mga mabilis. Yeah, and that part na ubos na siya, kailangan natin siyang ilagay sa kumukulong tubig. Pakuluan natin at least kahit na 15 to 20 minutes. Okay? So, ayan, kailangan natin siyang pakuluan kahit pa paano. Kaya nang sinabi ko, maximum na yun 20 minutes. Depende sa laki ng wheatloaf. Okay, in the meantime na nagpapakulo tayo ng endive, o tinatawag na wheatloaf, ito sa wheatloaf, kaya balatan natin at iwain ng patatas. Nabalatan na natin ang ating potato, kailangan natin hiwain na maninipis. Ako, kaya kong maghiwa ng ganito, kaya huwag nyo gagayain, pero mas maganda gumamit ng snap lang. Okay? So, ganyan. Kasi pag ganyan ang hiwa ko, masyadong manipis ang kuha ko. Okay? So, para mas mabilis maluto, kung gaano ka kanipis. Okay? So, kung makita nyo kung paano ko siya nahihiwa, tingnan mo parang papel. Diba? So, ganyan. Dapat gawin. Okay? Pero huwag nyo gayain kasi mahirap yan dahil delikado sa kutsilyo, lalo na matalas ang kutsilyo. Okay? Ngayon sa akin lang yun. Okay? Yung last part, dahil delikado na yan, kaya ko pa rin. Pero yung pinakahuling-huling makapal yan, hindi mo kayang iwain yan. Kumuha ka ng, lagay mo na sa snap lang at iwain mo ng paganyan sa lahat. Okay? Good. Lagyan natin sa tubig para hindi mangitim. In the same time, gagawa tayo ng mashed potato kasi normally mas masarap yan sa mashed potato, pero gusto ko lagi gratin de pinoas. Ready na para sa isang mashed potato at saka sa gratin de pinoas. Gagawa tayo ng sauce cornet. Paggawa ng sauce mo na kaya pag lumabas na. Oh, need to add cheese. Paper. Muscat. Mix.
meantime, luto na yung ating witlop. Kailangan na natin siya alisin sa water. So yung ating mashed potato, ready na rin. So kailangan ko na rin alisin sa water. So, pagawa na mashed potato, pepper, salt, muscat, milk. So ayun guys, nilagyan ko na ng mga flavor yung potato. So ang una kong gagawin lang ay ilalagay ko lang dito. First of all, kailangan bago mo yan ilagay dyan, mag-ano ka muna ng butter kahit paano. Pahiran mo lang para hindi siya masunog o dimikit dyan. Kunti lang naman. Pwede rin hindi, pero mas feel ko yung ano, may butter para magbigay din siya ng lasa. In the same time, lagay ko siya dyan. Yung potato na yan. Paikot. Okay. Okay. Ready na yan, potato dyan. So yan. Kita nyo naman ha. And after that, kailangan kong i-roll yung witlop. Itong witlop na to. Dito ham. Okay. Kailangan mo siyang i-roll sa ham. At pinakalalabasan yan. Okay. And then, lagyan natin sa wala. And the third one, kasi sira na yung, nasira pa yung ham, esensya na. But it's okay, kasi matatakpan din naman yan ng sauce, kung magna yung sauce. Okay? And the last one. Okay? Voila! Add some cheese. In the meantime, naglagay tayo ng pagkain sa oven. Gagawa tayo ng cocktail para sabay na rin na sa pagkain. So, unang-una kailangan natin talagyan ng yellow. O kaya diretso na lang sa frozen para lumamig yung baso. Normally mas maganda kung calamansi or lemon, kaso wala ako. So ito muna ang gamitin natin, citron. Next is tanggalin natin yung yellow rito. Malamig na yung glass, so kailangan natin tanggalin. Okay. And then, tayo ng isang plate na pwedeng lagyan ng asukal. And then, lagyan natin yung asukal dyan. Ito. Ganyan. Tapos, ganyan natin siya sa asukal. So, maging ganyan ang kalalabasan yan. Okay. Second one, it's not cold.
Good. Ready na yung baso. So, ang gagamitin ko ngayon is vodka. Galing yan ng Poland. Binigay yan ng aming kaibigan from Poland. That is vodka. And then... and this is gin. Gin. You can see gin. Okay. Ito naman is chicory can. Sugar syrup. Kung gusto mong matamis yung cocktail. Siyempre, kung mas marami nito, mas maraming alcohol ang mangyayari, tatapang yung ano mo. So, okay, di ko gusto na matamis, so isa lang. So, kailangan mo din ng pangtakal. Okay. So, we start, okay? Lagyan ko muna ng asukal. Ba, konti lang ha, ganyan lang. Masyadong marami, matamis, malalasing ka kaagad. So, ganyan. Okay? Tig-isa. Yes. And then lagyan na natin yung ating pinisang flavor. Okay, hayo matanggal, so hayaan mo na. We deal into para walang away, dapat pareho. Okay, and then next is vodka. Wow. Vodka para kalo. Okay? Tig-isang takal lang kasi hindi naman tayo alcoholic. We are not alcoholic, so just one takal. Okay. Good. Hindi kami alcoholic, but yeah, naubos na. Kasi, just not be alcoholic. Okay. And then the next is, of course, another flavor. What is the name? Gin. Okay, that's another flavor, of course. Gin. Okay. Kailangan natin ng gin. Sa tingin ko yun, tinitimpla ko pa lang, lasing na yung itsura ko. Eh. Okay. So, I didn't even drink. It's like I'm drunk already. So, just put it on. Yes! Sa amoy pa lang. Pelissimo. And the next, of course, lagyan natin yung yellow. Yung yellow. Ha? Huh? Kanyang kalaking yelo. So, lagyan na ganyan. And the second part. Para mas maraming malamig. Mas maraming yelo, di ba? Just fill it with ice. Okay? Just look kung hindi pa sunog yung aking niluluto. Okay, hindi pa. So, the next is gin. Canada Dry. Okay? Para punuin lang natin siya. Yeah, Richie. Okay, the next is Canada Dry. Para meron siyang brush. Okay, so just put. Para punuin lang natin siya. Yes. Oh yeah, kanya ng itsura na kalalabasan niya. Lagyan lang natin ng konting decoration. Mas maganda kung may mint leaf para wala ako nun eh. Dahon ng lagyan lang natin ng konting ano decoration. Hindi yan olive ah. Rombos yan. Okay? Yan. So yan, pwede na siguro yan. So pwede na kami kumain, di ba? So, meron na ako ang cocktail. Paluto na yung pagkain. So, kakain na kami. Okay. Love you too. Yeah, cheers, babe.